Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Ako si Teacher Mildred, ang inyong guro sa araw na ito. Mga bata, tayo ay nasa ikatlong markahan, ikasyam na linggo. Aralin isa, pag-iwas sa paglalagay ng maliliit na bagay sa bibig, ilong at tainga. Bago tayo mag-umpisa, ay nais kong sabayan niyo muna ako sa pagbigkas ng tula na pinamagatang ang Batang Masunurin. Ang Batang Masunurin. Ako ay Batang Masunurin. Utos ni nanay ay susundin, utos ni tatay gayon din. Iyan ay di lilimutin. Pagmamahal ay pinakikita sa pagsunod sa kanila. Ang mag-anak ay sasaya, kaming lahat ay maligaya, ang Batang Masunurin. Mga bata, kayo ba ay Batang Masunurin? Alam niyo ba na ang pagiging masunurin ay importante sa atin? Paano nga ba magiging ligtas ang isang batang katulad niyo? Handa na ba kayong matuto kasama ko? Ako, handang-handa na. Tara at simulan natin. Halina't ating pag-aralan kung ano-ano ang mga pangunahing kasanayan upang mapangalagaan ang sariling kalusugan at kaligtasan. Bilang isang bata, mahalaga na malaman natin ang mga sumusunod na tuntunin upang makaiwas sa kahit anumang sakuna. Una, pag-iwas sa paglalagay ng maliliit na bagay sa bibig. Pangalawa, pag-iwas sa paglalagay ng maliliit na bagay sa ilong. At ang panghuli, pag-iwas sa paglalagay ng maliliit na bagay sa tainga. Ang isang bata ay dapat iwasang humawak ng maliliit na bagay na pwedeng pumasok sa bibig. Ito ay nagdudulot ng disgrasya kapag ito ay aksidenteng naipasok sa bibig. Iwasan din ang pagpasok ng maliliit na bagay na pwedeng pumasok sa ilong. Ito ay nakakasama para sa kalusugan ng isang batang katulad nyo. Maaaring maging sanhi ng impeksyon na magdudulot ng pananakit at pagdurugo. At ang panghuli, iwasan ng pagpasok ng maliliit na bagay sa tainga. Ito ay nagdudulot ng disgrasya kapag ito ay aksidenteng naipasok sa tainga at ito ay posibleng dumugurin. Kapag nangyari ang lahat ng nasabi, ay nararapat lamang na dalhin ito sa doktor o ospital. Sa lahat ng pagkakataon ay dapat tayong maging maingat. Kailangan hingin ang patnubay ng ating mga magulang o ng mga nakakatanda upang makaiwas sa kahit anumang sakuna. Ngayon ay kuhanin nyo ang sagutang papel at lapis at ating alamin kung talagang naintindihan ang ating aralin sa araw na ito. Panuto, pilugan ang tamang sagot. Gawin ito sa kalakip na sagutang papel. Alin sa mga gawain ang nagpapakita ng kilos na di nakapapanakit sa sarili? Magaling mga bata! Tama ang inyong sagot. Panuto, bilugan ang larawang nagpapakita ng wastong paggamit sa mga maliit na bagay. Gawin ito sa kalakip na sagutang papel. Magaling mga bata! Tama ang inyong sagot! At dito na nagtatapos ang ating aralin. Muli ako si Teacher Mildred. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam!
Salamat sa pakikinig!